Maliit lang po ang aking report. Una-una po, mukhang luma pa po ito. Huwag na muna yung padala. Meron kasi akong bago na pinadala. Sagutin ko po muna yung sinasabi. Meron po akong bagong pinadalang PowerPoint na merong quotation po from the case of Neri versus Executive Secretary. Gusto ko po munang sagutin yung kritisismo ng ilang mga senador at ng Philippine Bar Association na yung memorandum po na initiate nyo po daw na nagsasabi na hindi na dapat umapir ang mga miyembro ng gabinete dahil ito po yung sagabal sa kanilang trabaho dito po sa gear natin laban sa COVID-19 ay unconstitutional. Unang-una po siguro, ang tanging makapagsasabi lang po na unconstitutional yan ay Korte Suprema. At yan naman po ay katungkulan ng Korte Suprema. At sa ating batas po, lahat po ng ginagawa ng mga iba't ibang sangay ng gobyerno enjoys the presumption of regularity. Sabagat po pwede po nilang pulaan yan, it is still presumed legal, constitutional, unless the Supreme Court has declared it to be so. Pero ang aking paninindigan po, pag nakaabot po sa Korte Suprema, itong memorandum niyo po will pass the test of constitutionality. Bakit po? Unang-una, hindi po natin hinihingi sa Senado na itigil ang investigasyon. Malinaw po ang sabi ninyo, you can investigate formally all you want. Ang ayaw nyo lang po, sa panahon ng pandemya, yung mga pinaka-importanteng mga miyembro ng gabinete na may katungkulan laban dito sa COVID-19, ang Secretary of Health, ang Vaccine SAR, ang Testing SAR, nauubos ang panahon doon sa investigasyon. So hindi po natin pinagkakait sa legislative branch of government ang kapangyarihan na magsagawa ng kanilang investigations in aid of legislation. Pero ang pangalawang punto po, alam niyo po doon sa kaso ng Neri, nagkaroon po ng distinction ng Korte Suprema sa dalawang klase ng investigasyon ng Senado. At ang sabi ng Korte Suprema, kung ang investigasyon ay in aid of its oversight function, na siguraduhin ang taong bayan ay nagagasta ng tama, hindi po po pwedeng pilitin ang mga kahit sino na umapir dahil ito po ay mere invitation. It is only when an investigation is in aid of legislation na ang sabi ng Korte Suprema, diyan po pwede kayong mag-issue ng mga supinas and summons to compel compulsory attendance. Pero ang tanong, kapag ang mga gabinete, dahil sila po ay alter ego ng presidente, ay pinagbawalan na ng kanilang presidente na dumalo, ang tanong po ay po pwede pang ma-cite in contempt ng Senado ang ating mga gabinete. Sinagot na po yan ng ating Korte Suprema. Ito po ay sa kaso ng Neri versus Senate Blue Ribbon Committee. At kung papayagan nyo po, nais ko lang pong basahin mismo kung anong sinabi ng Korte Suprema sa puntong ito. Sa issue na kapag pinagbawalan ng presidente ang kanyang mga kalihim, po pwede bang i-cite in contempt ang mga miyembro ng gabinete? Ito po ang sabi ng ating Korte Suprema. As we have stressed before, petitioner is not an unwilling witness, and contrary to the assertion of respondent committees, petitioner did not assume that they no longer had any other questions for him. He repeatedly manifested his willingness to attend subsequent hearings and respond to new matters. His only request that he be furnished a copy of the new questions in advance to him to enable him to adequately prepare as a resource person. He did not attend the November 20, 2007 hearing because Executive Secretary Ermita requested respondent committees to dispense with his testimony on the ground of executive privilege. Note that petitioner is an executive official under the direct control and supervision of the chief executive. Why punish petitioner for contempt when he was merely directed by his superior? So ito pong desisyon ng Korte Suprema ay malinaw pa sa sikat ng araw na kung nagkaroon po ng pag-utos ang presidente sa kanyang mga alter egos, mga miyembro ng gabinete, at hindi na po dumalo sa pag-hearing ng Senado,
hindi po sila po pwedeng ma-cite in contempt dahil obligasyon po ng mga miyembro ng gabinete na sumunod sa utos ng kanilang presidente. At kung sila po ay isa-cite in contempt, yan naman po will also violate the equality between the three branches of government. Ang solusyon po ay ginagawa po ng Senado ngayon. Pinagpapatuloy po nilang investigasyon at gaya ng sinabi nyo nga, kung gusto nyo pagpatuloy, pagpatuloy nyo. Pero, yung slide before this, babasahin ko lang din po yung distinction between oversight function at saka in aid of legislation. Tignan nyo po ito, ha? Kapag it is oversight function, gaya ng barang gustong gawin ngayon ni Senator Gordon na siguraduhin na walang korupsyon, hindi po mandatory ang attendance. In fact, ang sabi po dito, dun po sa question hour, kung ang objective is to obtain information in pursuit of oversight function, kita niyo po ito. Ang sinasabi ng Kongreso is, yun po, in keeping with the separation of power, states that Congress may only request their appearance. Pero kapag ang inquiry po are in aid of legislation, then appearance is mandatory. So ang tanong po, matapos ang dosing paghihiring ng Senado, is it really in aid of legislation? At sa tingin ko naman po, matapos ang dosing hearing, kung anong kinakailangan nilang malaman para dun sa batas na gusto nilang buuin at gawing batas, ay dapat po malinaw na sa kanila by now. So, yan lang po ang aking nais siguro pong i-report ngayon. Hindi ko rin po gagamitin yung iba kong report dahil late na po ngayon, no? Pero I would like to assure our countrymen na unang-una, beyond the presumption of regularity and presumption of constitutionality, especially when it pertains to the acts of the Philippine President, jurisprudence has recognized that the President absolutely exercises direct control and supervision over members of his cabinet and may disallow them from attending hearings of the Senate or Congress. Yun lang po. Magandang gabi po, Mayor.